Tinggal bos. Pantai naman o. Sige. Nagasan mo. What's up mga kabarkadahan? Welcome back again to my YouTube channel. For today's video, magre-repair tayo ng evaporator motor. So sigurado ako, wala na tong carbon. Kaya hindi na ito naikot. Bago ko simulan, shout out muna kay Mr. Navarro. At siyempre guys, bago tayo magsimula para tayo ganahan, paki-subscribe muna na ating channel. Kabarkadahan channel. At paki-pindot na rin ang notification bell para patuloy kayong maging updated sa mga video ang gagawin pa natin. So, napakarami pa nito guys. Tutorial, kanta. So, kung mayroon kayong mga comment guys, comment lang kayo. Kung mayroon mga akong pagkukulang, nagawang mali, para mabago ko rin siya. Ngayon guys, kung gusto nyong i-share ang ating video, share nyo rin para marami rin matututo, marami makapanood, magka-idea. Siyempre guys, kung nagustuhan nyo, paki-like na rin. Thank you guys! Simulan na natin. Ayan, bukas na. So, titingnan natin kung may carbon pa siya. Kailangan buksan natin to. Tatanggalin natin yung pinaka-carbon holder niya. So, ang pagtanggal niyan guys, pipihitin nyo lang pakaliwa. Yan, tapos pag napihit na, hugutin. Yan, diba? So, yan, tinan nyo guys. Oh. Yan yung kanyang armature. So, medyo pudpud na siya pero lilihain lang natin yan mamaya para ma-okay pa siya ulit. So, yung carbon oh. Ubos ang carbon guys. Diba? Sabi ko kanina, wala ng carbon. So, totoo talaga guys. Wala ng carbon. Yung isa, wala na. Yan. Yung isa, napakanipis na. So, palitin na talaga. So, ngayon, papalitan natin siya. So, ito yung pamalit natin, guys. Yan. Buksan natin. Yan. Dalawang carbon, guys. Yan. Medyo mahaba to kasi hindi naman to para dito. So, ikukulit. I-convert na lang natin ito mamaya. Hasain lang natin ito para magkasya. So, gawin na natin siya ng paraan guys. Para maikabit natin ng maayos. Ayaw pumasok guys. So, kailangan din natin siyang hasain. Medyo malaki din. Tanggalin muna natin guys yung lock ng spring. Kasi hindi natin maikabit yung carbon kapag nakatukod na agad ang spring.
So, yan. Hasain na natin, guys. So, ang paghasa ng carbon, guys, iporma natin siya ng number 8 para mapantay yung hasa natin. Yan, guys, so, number 8 na yan. Lihain na natin to, guys, para gumanda ang lapat ng karbon. Ayan, tapos na. Ibalik na natin yung karbon. So, kailangan ihinang natin yung dugtungan ng karbon para hindi siya matatanggal at saka hindi siya maglulos kontak. Ang pagbalik nito, guys, isintro mo rin siya sa lock. So, mayroon siyang tatlong lock. Kailangan maitapat mo siya doon bago mo siya pihitin para maipasok mo. Yan. Ang pagkabit naman ng spring, siyempre bukas yung likod ng carbon. So, doon mo siya ipapasok. Tapos, ipihitin mo siya ng lock ng carbon. Yan. Ganito, guys. So, yan, pasok mo yan dyan, tapos ipitin mo siya sa lock. Yan. Yan, ganyan. Ayan, oh, nakaipit na yun, guys. Ang kabila naman. Medyo maano lang, guys, kasi tinutulak siya ng spring. Yan.
Yan. Kailangan ingatan nyo lang na ano. So, pag tumalis kang spring, baka maglaho. Hindi na natin siya makita. So, ayan ha. Kabit na. O, diba? Nakabit na siya. So, takpan na natin, guys. Ibalik na natin yung dalawang tornilyo. Yung pinaka-tornilyo, siya yung naglalak dito sa cover ng motor. Yan. So tapos na, guys. Tapos na. Yan. Okay naman ang ikot niya. Testingin na natin. Tingnan, boss. Pantay naman, oh. Sige. Pagasan mo. Hindi mag-iinit. Sige, nambil puro muna para mag-gas-gas yung karko niya. Oh! Patayin muna, boss. Ikabit na natin.